Kumukupas ang mga larawan, pero hindi ang wagas na pagmamahalan. Feels like I've known you my whole life, but nothing more than friends this whole time. Summertime's keeping rocks so innocent. I never thought I'd ever hold your hand. But there's something in the sunset feels different this time. There's a feeling, if you feel it, baby, I don't wanna hide. We don't gotta stay friends forever. We can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. Hola mga amigos, it's Home O'Clock once again. Welcome back to my channel. Magandang buhay sa ating lahat. Ngayon ay napaka-espesyal na araw dahil anniversary po namin ni Don Pedro. 24 anyos na po kami. Yes. At ngayon po ay meron po tayong tatlong katanungan na pag-uusapan. Totoo bang may forever? Ano ba yung stage 3 na sinasabi ko ng marriage? Paano ba mapapanatili ang anghang ng pagmamahalan? Diba? Masarap yung pag-usapan. Pero, bago ko sagutin yan, panoorin nyo po muna ito. Ito po kami ni Don Pedro noon at ang aming munting kwento. Kami po ay nagkakilala sa Pilipinas noong 1997 dahil nakapagtrabaho siya doon at ang aking best friend since elementary is kanyang secretary. So, siya ang naging daan para kami magkakilala. At simula't simula pa noon, may hawak na palagi kami beer. At mga payatot pa kami. Kinasal po kami noong September 16, 1998 sa isang bilyaran, paborito namin bilyaran sa Makati. Opo, hindi po simbahan. Bilyaran po. Pero napakasimple man, pero napakasaya naman. Lahat po ay nag-enjoy. After po ng aming kasal, dumiretso na po kami sa honeymoon namin sa Bohol. At yun na po yung naging umpisa ng pagsasama namin bilang mag-asawa. Napuno ng saya, may problema, maraming pinagdaanan, at syempre marami kasing differences sa ugali ng mga puti at ugali nating mga Pilipino. So yan, lahat pinagdaanan namin yan. Year 2002, pinanganak ko po ang aming bunso na si Carlo. Meron na po kaming mga anak sa una, isa sa akin, at si Don Pedro dalawa. At sila ngayon ay mga lalaki na. Ang aking anak is nag-asawa na sa Bahrain, nasa Bahrain siya ngayon. At ang bunso namin ay nasa England, doon po siya nagtatrabaho. So independent po sila. Kaya kaming dalawa lang po ni Don Pedro dito sa aming paraiso. Sarap talang balikan yung mga larawang kupas, no? Yung ating kabataan. Okay mga amigos, bago po tayo magpatuloy, ipapaalala ko lang sa inyo yung aking mga sasabihin, personal kong opinion at personal na karanasan. Sineshare ko lang po sa inyo at hindi ko po sinasabing maniwala kayo sa akin or what. Basta, gusto ko lang malaman nyo or i-share bakit napakasaya namin ng aming pagsasama ni Don Pedro, di ba? Good vibes lang po tayo. Okay, meron ba talagang forever?
Siyempre, meron. Maraming couples na dekada na sila, sila pa rin nagsasama at nagmamahalan pa rin. Gaya ng aking mga mama at papa. So, yun na nga, meron nga forever. Paano ba nakarating ang mga couples na yan sa pagiging forever? Ano ba yung mga stages ng marriage? Siyempre, yung unang stage, yung honeymoon period. Yun, kakakasal nyo pa lang, bago pa lang kayo. Yan yung time na halos ayaw nyo maghiwalay, palagi magkadikit. Yung oras-oras, minuto-minuto, kahit nasa trabaho yung asawa, tawag ng tawag, kinukumusta yung kanyang asawa, I love you na I love you, palaging may pasalubong, palaging may regalo, inaasikasa niya yung asawa niya, pinaglulutuan naman sa sarap, etc. etc. Alam ko alam nyo rin yan, kasi naranasan nyo na rin yan, diba? Lalo na yung mga, may mga forever dito. Yeah. So, yan yung getting to know each other. Malalaman nyo pa lang kung ano yung ugali ng isang tao pag nakasama nyo na. So, yan yung first stage. Lalampasan nyo yan kung na-accept nyo kung anong pagkatao nung naging asawa nyo. Kasi iba kasi yung boyfriend, girlfriend pa lang, yung nakikita lang kayo sa labas, hindi nyo pa yan maaano yung ugali. Pag nasa loob na kayo ng bahay, yun na yun. At nung kasal na kayo, yun na yun. Yun doon na lalabas lahat ng ugali. So, yung first stage, pag, acceptance yan. Getting to know each other and acceptance. Pag, nyo na lahat ng ugali ng asawa nyo, ng amoy, ng ano, kung ano-ano pa, ng weakness, ng katamaran, ng kung ano-ano pa, yan yung malalampasan nyo na yung first stage ng marriage. Second stage ng marriage, ito yung matured na ang relationship nyo. Kilalang-kilala nyo na ang isa't isa. Tanggap ng tanggap nyo na ang bawat isa. Kaya lang, sa mga panahong ito, yun yung pumapasok yung mga matitinding pagsubok na ang karamihan, doon ang, yun ang nagiging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ano-ano ba yung mga pagsubok na yan? Number one na yung financial. Pag nawala ng trabaho ang lalaki o ang mag-asawa. Siyempre, pag walang trabaho, walang perang napasok, walang pambayad sa mga bills, then yung nagkakainitan ng ulo at nagiging dahilan ng matinding pag-aaway, naghihiwalay. Pangalawa, pag nagkaroon ng bisyo ang isa sa mag-asawa, gaya ng pagsusugal, matinding pag-inom ng alak. Umiinom po ako ng alak pero hindi matindi. At pagsusugal, magiging alcoholic at yung bawal na gamot. Isa pang matinding pagsubok ay yung pag may pumasok na ibang tao sa buhay ng mag-asawa. Yan yung tinatawag na third party. Kasi karamihan, kung kailan nagmamatured ang isang relasyon, doon talaga dumadating yung mga negative. So, pag hindi nalabanan ang tukso, yan talaga ang matinding dahilan at kalimitan na kaya nasisira ang buhay ng mag-asawa. At yung isa is pag kayo ay nasa long distance relationship. Magandang halimbawa po yung mga OFW natin na yung babae nasa abroad o yung lalaki nasa abroad. Mahal nila sa isa't isa pero nakinig sila sa mga sabi-sabi, sa mga paninira ng mga naiinggit at mga sulsulera, Marisol, yan. Pag nakinig kayo doon sa mga sinabi ng ibang tao, hindi kayo niniwala sa inyong mga asawa, yan ang ikasisira din ng relasyon. So, dapat magtiwala sa isa't isa at balance po natin yung mga sinasabi ng mga ibang tao sa sinasabi ng inyong asawa. Sino ba ang paniniwalaan nyo? Diba? Siyempre yung mga nakasama nyo na matagal. At anyway, yan po yung pag nalampasan natin is papunta na kayo sa pagiging forever. Bakit?
Nalampasan na niyo na lahat-lahat, bakit hindi pa rin pa kami forever? Kasi po, meron pong stage 3. Ano naman yung stage 3? Meron ba talaga nun? Meron po para sa akin, kasi ang stage 3 is yung retirement period. Marami pong mga may edad na, kung kailan sila nagkaedad, tsaka sila, or yung nag-retired, tsaka sila naghiwalay kasi nagkakasawaan. Ang retirement kasi yung kayo na lang dalawa eh. Iba yung buhay nyo noong may trabaho kayo, hindi kayo nagsasama ng 24 hours a day. Weekend lang ang full day nyo, di ba? Ang retirement, 24 hours a day, 7 days a week. Lalong-lalo na sa kagaya namin doon, Pedro, nakatira kami sa ganitong lugar. Ang mga anak namin is may mga kanya-kanya ng buhay. So, kami dalawa lang talaga. So, doon, meron ding adjustment period ang retirement. Dahil doon mas matindi dapat ang pasensya. Mas matindi dapat ang pagmamahal at pag-unawa mo sa asawa mo. Kasi nga, araw-araw, maghapon kayo ang nag-uusap. Diba? So, yun yung nangyari sa amin doon, Pedro, na nalampasan namin yan. At mas lalong tumindi yung pagmamahal namin sa isa't isa. So, pag retired na kayo, sa amin mas madali, para sa amin mas madali ni Don Pedro, dahil meron kaming ginagawa. Meron kaming kanya-kanyang projects. Nandito nga kami sa isang lugar pero hiwalay ang project namin. So, meron outlet. Hindi lang yung palagi kayong magkaharap, laging ano, ganyan. So, yun yung pag nalampasan nyo ang retirement period, yun na, forever na kayo. Kasi, yun na yung mas lalong titindi yung pagmamahal nyo or magkakainisan kayo, magkakasawaan, lagi mag-aaway, at mapapatungo din sa paghiwalay. Okay? So, ang huling tanong natin, paano ba mapapanatili ang anghang ng pagmamahalan? Dahil kahit na matatanda na, kahit na may edad na. Yan po ay sasagutin natin sa next episode kasi masyado na po tayong mahaba. Okay mga amigos, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta at pakikinig sa pagdaldal ko dito. At tandaan nyo po, yung aking mga sinabi dito ay personal ko pong opinion at personal kong karanasan. Wala pong personalan. Maraming salamat po at sa muling pagkikita. Hasta luego!